isa sa kanila magkaroon. So ang mangyayari nito, stop taping kami. Kasi iintay namin siya kung siya yung nanalo. Good afternoon po. Inquirer. Hello. Hi, Alan. Hello po. Hi, Alan. Hello po. Ayun, so tanong ko lang po kung sa tingin nyo yung magiging eventual winner nitong season na to, eh parang mas magiging challenging yung sitwasyon niya given yung parang state ng entertainment industry ngayon. Sa tingin nyo po, ano po yung magiging challenge sa kanila? Well, just the like short answer. Go ahead, Ms. Lang. Hindi, just like anyone else, ano, mapa-singer, mapa-empleyado, mapa-delivery man, mapa-security guard, mapa-artista. Lahat tayo nag-adjust. Hindi mag-a-adjust kahit kailanman ang pandemic sa atin. Tayo ang mag-a-adjust. So we will have to just find a way for us to be able to function in a very normal way dito sa sitwasyon natin ngayon. So, I guess ganun din ang mangyayari sa magiging bago na grand winner sa The Clash Season 3. We will still have to find a way for them or for him or her to be able to, you know, to be acknowledged and to be known, or should we say, to be popular in the entertainment business. So, talagang tayo ang gagawa ng paraan. Same answer na rin po yun. Ganun na talaga. Ang idadagdag ko lang, you know, who was hit hard as well is the last season's winner, sina Jeremiah, because they won and then the pandemic hit. Yeah. So, para paano sila makaka-promote? So, at the same time, parang this the winner as well. Pero at GMA is ready with the shows. So it is, it has been, yun nga, nag-tape na kami with All Out Sundays. So, and then they also have online shows as well. So definitely, we won't let them down. Si Miss Aipo. Oh, I think naman ang magiging challenge din, aside from sa sinabi ni Mare at yung Aipo friend, siguro ang challenging is yung health nila. Kasi isa sa nangyari sa amin, baka lang, pero syempre, in God's grace, wag naman. Isa sa kanila, magkaroon. So, ang mangyayari nito, stop taping kami. Kasi iintay namin siya. Kung siya yung nanalo, yung kumbaga yung time-consuming, yun. Kasi iintayin mo siya, kailangan 14 days, di ba? Tapos magsaswab. Pag negative ka, doon ka palang pwedeng pumasok sa GMA. So, yun ang isa sa challenging. Hindi lang sa contestant, kundi sa aming lahat. So, hindi rin talaga parang enough na talent lang, ano? Especially now. Yes, kailangan alagaan mo sarili mo. Kung pwedeng huwag ka na lumabas sa bahay niyo, huwag ka na lumabas. Kasi para talagang huwag kang mahawa. Kasi yung ibang, ano naman kasi, hindi natin alam bakit sila nahawa eh. Diba? Iba, hindi na, ha? Hindi naman ako lumalabas, bakit ako nagkaroon? So, mas maigi na nandoon ka lang sa bahay niyo. Tayong lahat. Kasi mahirap. Kumbaga, blessing na sa atin to na lahat tayo may work, lahat tayo nakapagtrabaho. And then, pag nagkasakit tayo, nga, 10 fingers ulit. Yun. Pero kayo, kung if ever para, ano na lang siguro yung advice na may bibigay nyo sa mga contestants ngayon? Kasi since baka marami rin silang ibang iniisip, kayo ba as performers, paano nyo inaalis yung isip nyo sa mga problema, sa mga stresses kapag nasa stage na kayo? Medyo mahirap na question yan. Kasi wala masyadong stage to perform in. Except for, yun nga, All Out Sundays and sometimes production numbers in The Clash. Mahirap din yung question kasi the whole world is in a pandemic at mahirap talaga lahat. So, ang advice ko na lang talaga is find a way to always find work. To work, to create. Don't be idle. Don't be idle.
But yes, pwede ka mag-rest, pwede ka mag-break ng konti, pwede ka umiyak ng konti, magalit, konti lang, konti lang. Ubusin mo na yung emotion na yan. Tapos, trabaho na ulit. Hanap ka ng trabaho. Kahit ano. Or kung sa music, hanap ka ng kakolab mo. Hanap ka ng producer na who's not willing to charge you the full rate for now. Create muna. Tapos, YouTube muna. Cover ka muna. Wala ka bang ano? Wala ka bang mic? Hiram ka muna. O earphone muna. So, kahit ano muna. So, kahit ano talaga. Kahit ano na pwede mong gawin, gawin mo muna. Basta lagi ka mayroong ginagawin. Kailangan ka ba magbenta ng ube cheese pandesal? Why not? Benta mo? Yes! Gawin mo. So, discover something new. Discover a drive that you've never had. Yun. Si Miss Lani po, kung if ever, kayo po pag yung kumakanta kayo sa stage, paano yung sineseparate yung problems ganun, kapag yung kailangan naman kumanta sa stage? Alam mo, ano na ba ngayon, ano? September, mag-October na. Mabuti na lang, ngayon, medyo unti-unting bumabalik, ano, yung mga taping na ganyan, na mismo sa studio nag-taping. At saka may mga, kahit pa paano, may mga konti ng mga, tawag mo dito, mga corporate show. Mabuti ngayon na siya dumarating kasi syempre naman hindi talaga darating yung mga trabaho nung talagang March, April, May dahil yan yung talagang walang-wala, di ba? As in talagang nakakulong talaga tayo nun. So, at least somehow yung sinasabi nga natin na anxiety na tumama sa atin eh somehow nawala na. Kaya kapag nagpa-perform ngayon, somehow medyo nabuo na uli yung confidence mo eh kasi sa totoo lang noong ang mga March, April, May at parang kakaiba yung mundo at parang mayroong kakaibang dumaloy na energy sa buhay mo. Ewan ko, for some reason, there's this invisible entity na parang ewan, na parang somehow wants to capture you and nail you down. Parang ganun yung pakiramdam nun. Pero mabuti nang halang sa was saying na parang somehow nawala na yung ganung pakiramdam at kaya medyo na-regain na yung confidence. Otherwise, talagang parang sa totoo lang, otherwise baka parang hindi ako makakakanta. Yun lang yun. Pero ngayon, talagang kailangan mo lang talagang ano eh, kapag magpa-perform ka, eh talagang kailangan mong strip mo yung mga lahat ng pakiramdam na yun, mga negative na yun. Strip mo lahat yun at ihugasan mo para hindi magmamanifest sa iyong performance. Diba? Otherwise, mag-radiate sa ano mo eh, sa itsura mo, sa kilos mo. Si Miss Ai naman po. Ako, sanay ako sa emosyon na ganyan. Heart emotions. Diyos ko, dati nung araw, si jinojombag kiss ng mga anyes, jowa, nagpe-perform, sing, tapos cry ulit. Ganon, sanay ako dyan. So, hindi bago sa akin yun. Kumbaga sa katatagan nara na yung ano ko eh, dibdib ko sa ganyan. Kahit nalulungkot ako, hindi ko ipapakita. Sa bahay lang. Miss Ai, trending na naman kayo, ha? Oo nga! Alam mo, gusto ko maging K-pop superstar. Yan na lang ang kakarinig ko. K-pop. Oh. Nagpagawa nga ako bigla ng K-pop songs. Ano reaction niya, Miss Ai? Kasi syempre, may maraming natuwa. Marami rin alam yun, ha? No? Oo. May nasasabi, ha? Oh. Oh, binabastos ako. Okay na. Wala na yun. Oo, parati. Nasa 1 million plus na siya eh. Pero pag ganun din na kayo affected, Miss Ai? Hindi, natutuwa ako kasi nagtitrending ako. So, ibig sabihin pinapansin nila ako. Pag nag-o-opa-opa ako. Di ba, opa friend? Talagang dapat mag-friend tayo. Ayaw, tama. Siyo.
si Christian ba, pinagupit mo na yung opa hair mo? Oo. Yes, pinagupit na. Oy, sabi ng mga fans, huwag mo raw pagupit ha. Kaya nga. Madali naman, ano, madali naman na bumalik. So tingnan natin ulit pag napanood nila. Yung sa likod lang daw niya inano. Sa likod lang naman. Oo. Bakit marami sa naman, loko, friend? Yung meron naman mga hair na long and short. Bumalik daw yung ano, Star in a Million Days, Josh. That's right. That's right. That's right. Well, yun naman ang gusto natin mangyari para para maiba lang ganyan. Pero I want to know also what they think once ano lumabas na yung first episode na. All right. Visual Seek. Thank you.